Hi guys, Spirit Guide Messenger po. Ngayon po, ang bibigyan natin ng reading ay yung zodiac sign na Virgo. Okay? So, eto po, excuse. Dalawang card lang po ang gagamitin natin. And then, guys, general reading po to ha. Kaya, ang tawag po dito, checkin nyo po yung inyong natal chart ha. Then, Virgo, no? Sun, Moon, Rising, Venus for the month of April. Okay? So, doon naman po sa mga cross-watcher, ano, huwag niyo po kalimutan mag-like and share po kaya sa akin channel. Okay? So, kuha po tayo ng dalawang card. Lagay ko lang po. Iwan ko lang dyan. Okay, so meron po tayong nakakita niyo po ba to? Meron po tayong embracing at transformation. Okay? So, unahin ko po ang meaning nito, no? Sa inyo. Embracing. So, ito po, ano? Itong barahang ito, no? Pasensya na, guys, ha? Mukhang nag-aaway ata yung ibon ko, eh. Sinasabi ng barahang ito na siguro yung emotion mo umaapaw or hindi dumadaloy. Kung alin sa dalawa, no? Meaning, you are not in balance. Okay? Pero, kailangan mong i-cherish pa rin yan. Kailangan mo pa rin i-cherish yan. Ano? Yung ganyang klase ng emotion mo, protect and care. Okay? I-explore mo, explore and experience. Okay? And then, embrace that part of you. Okay? However, kailangan mo pa rin i-balance. However pa rin. Okay? So, meron naman po tayong transformation. Ito naman, Virgo, this is a lucky card for you, ano? Meaning, your wish may be about to come true. Okay? Well, anyway, let's clarify mamaya, ano? Lagay ko na lang muna, dito na lang, transformation, para makita nyo kahit yung ano lang, yung baba ng ano. Okay? So, babarasahin ko lang po aking card. Kukuha lang po tayo ng ating unang card, no? Kung ano ba ang inyong current situation, Virgo. Okay? So, meron po tayong, tingnan niyo po ito. Okay? Page of Swords na reversed. Dito ko na lang siya ilalagay. So, ayan po, no? Virgo. Maring ikaw ay maraming, maraming kulang sa'yo, ano? At the point na lack of experience ka, lack of mind games, lack of learning in some point siguro, manhid ka or wala kang pakialam sa mundo. Tingin ko sa'yo, you are active. Ano? Virgo, tingin ko active ka. And you have a lot of energy. In a way na para kang bata, no? It doesn't matter ano how old are you, ano? Pero kasi ito yung sinasabi ng baraha, eh, no? Ito yung meaning ng baraha kasi, no? So tingnan natin kung ano yung challenge mo, ha. Lagay ko lang sa taas yung ano. Yung tingnan natin kung ano ang challenge mo, kung ano ang sagabal. Okay? So meron po tayong Empress. Ito sinasabi nito na harmony.
Kasi sa first card natin, ano, excuse, sumasabit yung ano. Sa first card natin, sa page of swords na reversed, hindi umaano yung ano ko, na wala kang pakialam sa mundo. Meaning, may pagka-selfish ka. Okay? Kasi, ikaw ay young adult. So, may parte kang ganyan, ano? Hindi mo, hindi naman lahat ng young adult ay selfish, ano? So, ngayon, ang sinasabi ng Empress, ito, no? Sinasabi ng Empress, have harmony, nurture others, be creative. Okay? So, sa tingin ko, Virgo, yan ang challenge mo. Okay? So, embrace your challenge. Embracing challenge. Ay, nalaglag. Sorry. Okay, so, kuha po tayo ng ating next card. Tingnan po natin yung iyong pundasyon, yung pinakaugat, yung cause ng situation, or kung may problema man, no? Or your problem. Hindi ko problema, your problem. Okay? Wow. Nine of Cups. Nine of Cups. Wish come true. Realizing dream. Wish card po to, Virgo. No? Sa tingin ko, sa'yo, Virgo, na-realize mo na kung ano ang iyong dream. Ano? Kung sa past mo, may naranasan kang kalungkutan or pighati, itong barahang to, no, sinasabi sa'yo na maghanap ka ng kasiyahan or bagay na magpapasaya sa'yo. Kaya lang, mag-ingat ka. Okay? Sinasabi sa'yo ng card na ito, no? Nakakita mo yan, si Lolo. Hindi ko alam si Lolo ba, or yung lalaki na to, no? Nakaano siya, no? Diba? Napapaligiran siya ng ano, ng cups, ano? So, sinasabi nito na cheers, okay? Kampay. Okay? Accept your responsibilities and enjoy your fortune together sa mga taong nakapaligid sa'yo. Okay? Yan ang mensahe sa'yo ng card na yan. Okay? Tingnan natin ang yung energy ng past na affect sa sitwasyon mo ngayon. Ano? Okay. So, meron tayong the chariot. Okay, sinasabi nito, no, na alam mo sa puso at isipan mo, Virgo, na ang wish mo ay 100% na matutupad. Ewan ko kung ano ang wish mo, no? But you know it will happen, Virgo. Alam mo na ata yun, eh. Kasi meron kang pag-iisip na, ano ba yun? Positive ka. Yung paniniwala mo sa sarili mo, parang you've got this. Yung parang meron kang ganun, eh. Meron kang guts, ano? Kaya naman, kung naghahanap ka ng karelasyon, alam mo na hindi ka mababasted or hindi ka maayawan. Ano? Siguro nung mga kamag-anak, nung magiging girlfriend mo or vice versa din, ano, pwede. Hindi naman din lalaki at babae lang to, no? Walang ano sa gender. So, yun ang ano, sinasabi sa'yo ng baraha, Virgo, no? So, tingin ko maganda yung energy yan, ano? Pero kung ikaw naman ay may partner na, Virgo, kung ikaw naman may partner na, Virgo, tingin ko good partner kayo. Tingin ko good partner naman kayo ng person mo ngayon, ano? Ng karelasyon mo. Kaya naman, whatever challenge arise, kaya niyo yan. Okay? Pero Virgo, magagawa mo ang lahat ng mensahe.
magagawa mo ang lahat. Okay? Yan ang mensahe sa'yo ng baraha. Okay? Kaya lang, kailangan may matured kang pag-iisip, ano? Well, anyway, tingnan pa natin yung susunod na card. Okay? Ano ba yung iyong hope, ideal, desires? What will happen if nothing change? Tingnan natin. Okay? Okay, so meron po tayong Queen of Pentacles na reversed. Meaning, hindi ka mature. Ungrounded ka. Ambisyoso. What did I say, Virgo? Kasasabi ko lang. Magagawa mo makatotohanan ang iyong wish or ang iyong dream kung magiging mature ka. Okay? Ang iyong pag-iisip. Okay? Konektado yan sa kaninang card natin, ano, 1 and 2. Okay? Yung Page of Swords na reverse at ang ating Empress upright, ano? So, itong Queen of Pentacles na to, no? Ito, kung babasahin nating upright, mature, no? Mature ang meaning. Pero dahil siya ay reverse, so hindi siya mature. So tumutugma siya sa pag-uugali mo, which is yung Page of Swords, ano? No? Ang pag-uugali kasi ng Page of Swords, isip bata, young adult, or bahala na effect, no? Ganun ang ugali niya, eh, no? Okay, so tingnan natin ang iyong near future, what will happen sa'yo. Ano, Virgo? Oops. Okay, meron ako nakuhang dasan. Ito namang dasan reverse. Hindi siya maganda. Sorry ha, Virgo. Ayoko sabihin, pero ito talaga ang meaning ng card, eh. Pero hindi pa tapos ang ating card, ha? Huwag kang masasaktan. ito ang meaning, ano? Overconfident, no? Parang may pagka-conceited pa siguro. meaning unrealistic expectation, unrealistic expectation, then ego. Yan, ego. Yan ang dapat tanggalin ng mga tao, eh, no? Lalo na pag naging spiritual awakening ka na. Naging spiritual ka na, no? Kailangan paglalabanan mo yan, yung ego. Okay? So, ngayon, Virgo, alam mo na yung iyong challenge, ha? Dahil itong sun ay reverse, pinapahiwatig nito ang iyong ego. Okay? So, tanggalin mo. Diba? Sinabi sa'yo, ego, diba? Yung, tanggalin mo na yung ego mo. Kasi, tanggalin mo lang yung ego mo, Virgo. Matitikman mo ang sarap ng 9 of cups. Ito. Okay? Makikipagkampay ka na. Okay, para naman doon sa mga Virgo or kung may karelasyon na kayo, no? Kailangan mong itulak ang ilang hadlang para maka-overcome ka. Okay? Yan ang message sa'yo ng dasan. Okay? Kuha pa tayo ng another card. So, ano ang... teka lang guys, may nadaglag. Ano ba talaga ang desire mo at how you address the situation? Okay? Kuha po tayo ng ating card. May nadaglag na isa pero hindi ko na siya anin. Iba na lang kukuhanin ko. Okay? Ito po, may nakuha po akong 10 of swords upright. Ito, tingnan niyo po. Meaning, failure, breakdown, hitting a wall. Yan, 3 words na nakukuha ko sa meaning nito, no? Pero, Virgo, ano? Kung ano man yung wish mo, desire mo, lagpasan mo lang ang challenge mo. Kanina ko pa sinasabi sa'yo, Virgo. Or kung anong paman ang hadlang or meron na, hindi ko alam, ano? Meron sa buhay mo, no? Kasi, alam mo ba, magandang mensahe sa'yo ng 9 of cups at ng chariot, ano?
Okay? Yan, happy. Happy card yan. Positive na mensahe. All of a sudden, you are hitting a wall. Okay? Eto. Maganda yung meaning eh, no? Pero you are hitting the wall. Kaya, kukuha pa tayo ng ating isang card. Next card natin. Okay? Can't wait to hear the next message. So, tingnan natin kung ano ba ang iyong influences sa nangyari sa iyong, sa'yo from outside or yung mga influence sa iyong kapaligiran, influence nila sa iyo. Okay? Okay, meron po tayong Ace of Wands na reversed, meaning disappointment. Sorry talaga, Virgo, ha? Ito talaga yung lumalabas na card, eh. Okay, so sinasabi ng barahang ito, no? Huwag mong sayangin ang potential mo, opportunities mo, ano? Huwag mong pakinggan ang tao sa paligid mo, okay? Huwag mong gayahin sila. Iba sila, iba ikaw, okay? Handle your own self, get motivated. You have the power, okay? Take and bring your energy sa goals mo, or sa desire mo, okay? Harapin mo kung ano man ang challenge mo, then overcome, okay? Don't let your ego, yung sabi sa'yo kanina, San, no? Don't let your ego arise. Ito, yung dasan. Ego kasi yan, ano? Meaning niya, no? So, huwag mong pairalin yung ego mo. Ano? Para ma-overcome mo yung iyong challenge. Ano? Okay. Next card, kuha po tayo. Ano ba ang kailangan mong malaman? Or, what is hidden on your mindset? What you want and what you're afraid of? Okay, Virgo? Okay, meron po ako nakuhang King of Cups. Okay, upright. So, Virgo, takot ka bang tumanda? Kasi Virgo, parang lahat nakikita ko. Hindi ko alam kung ilang taong ka na, pero nakikita ko, sinasabi sa inang baraha, mag-mature ka na eh. So, yung sinasabi, isip bata ka, hindi ko alam kung ilang taong ka, pero takot ka bang tumanda? Or talagang ganyan ka na lang? Kasi ito yung sinasabi ng ano, no? No? Kasi ito, itong barahang to, no? Parang nafe-feel ko, ano? Sumisigaw to, eh. Alam mo, pag may third eye ka, malalaman mo kung anong ano, eh, mensahe. Sumisigaw to na maging mature ka na. Ang King of Cups upright represent mature, compassionate male. Okay? Wala po itong pakialam kung babae or babae or lalaki ka, no? Basta ang mensahe na natatanggap po ay maging mature ka na, Virgo. Okay? Change your mindset. Okay? Hindi ko alam kung ano ang wish mo, pero kung ang wish mo ay mag-asawa or lumagay na sa tahimik, ano? So, kung yun nga ang wish mo, then suriin mo ang iyong pagkatao, ang iyong kakayahan. Dahil sa pagtatapos ng ating baraha, Virgo, we wish mo yan, di ba? Tingnan natin ang ating outcome, okay? Titingnan natin yung last card natin. Last card lang ang kukuhanin ko para malaman natin kung ano ba talaga ang iyong wish at ano ang magiging outcome natin. Bigyan mo lang ako ng ilang minuto. Okay, last card. Ten of Pentacles. Nakakuha po tayo ng ating Ten of Pentacles. Ito, sinasabi nito, stability. You may experience unexpected change. Okay. Maring marriage. Oh, naroon din eh. Kasi, itong mensahe ng, ito kasi ang mensahe ng ano, no? Ng King of Cups, no? So ngayon, if you are single, Virgo, then
magugulat ka. Malaking sorpresa sa'yo yan, okay? So, someone you can build a future with. Hiniling mo yan, di ba? Kaya siguro, ang transformation. See? Okay, labas natin, lapag na natin. Transformation, and at embracing oracle card ay lumabas, okay? So, eto. Sinasabi sa'yo ng card na to, dramatic change for you, Virgo. Okay? Oh, okay. So, kaya pala, lumabas ang embracing at transformation. So, kailangan mo mag-transform. Okay? Virgo, kailangan mo mag-transform dahil kailangan mo mag-mature. Okay? Para kang butterfly. Okay? So, sa pag so kailangan yung magbabago sa buhay mo, kailangan i-embrace mo yon. Okay? So yan ang sinasabi sa iyo ng baraha. No, Virgo. Okay, so Virgo. Dito ko natatapusin ang aking reading para sa iyo. Okay? So guys, Virgo, sana naka-resonate kayo. Doon naman sa Virgo na nanonood na hindi naka-resonate, maybe next time gagawa po ulit ako ng reading para sa Virgo. Asya nga pala guys, meron akong announcement. Basahin niyo na lang po sa description box below. And then, doon po sa mga cross-watcher, huwag niyo pong kalimutan mag-like and share at mag-subscribe po kayo sa akin channel. Namaste po. Bye-bye.